Welcome back po sa ating channel. Muna po sa lahat, magpasalamat po muna kami sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa K-Bender. Ang gagawin po natin ngayon ay sagutin po natin ang tanong ng marami sa ating mga ka-OT o sa mga bago natin sa OT, ang number of shoelace hole. Ano ba talaga ang tama? Pito ba or anim? So kung gagawin po natin ngayon ay sasagutin po natin ang tanong ng marami sa ating mga kaotiano, ang shoelace hole, yung dami ng shoelace hole sa mga Onitsuka Tiger. Ito po kasi yung naging issue, ano, yung shoelace number hole daw ay pito lang daw, ano, pagdating sa babae, bakit siya nagiging anim? So, nakakalito, ano, actually, sinagot na namin to dati at ito rin yung naging issue nung mga nakaraan issue. So, bumalik lang ulit, ano, kasi may nagtanong kasi sa amin lately. So, bago namin sagutin, ano, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Okay, umpisahan po natin dito sa, eto, ano, prepare ako ng apat na model, ano, so, ibang size. Size 12, size 9, 5.5 at 5.5. Ito naman po ay women. Women size ito, ano. Ito naman unisex na 5.5. So, same lang sila, ano. So, umpisan po natin dito, ano, mas malaki. Bibilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 po, ano. 7 po yung shoelace hole. Pagdating naman po sa size 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 din, ano? 7 din yung shoelace hole sa size 9. Unisex to, ano? Unisex tong dalawang to. Ito naman po ay 5.5 unisex na sapatos for men. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang, ano? 6 lang. So, pagdating naman sa women's shoes, 5.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lang, ano. So, ano ba talaga yung tama? Ang tinanong namin sa Onitsuka Tiger Store, ang store manager, no, bakit nga ba paiba-iba? No? Kasi nalilito din yung mga bago nating mga kaoti, nagbubulol ako. Ito po, ano, ang sagot po sa amin at ang ano po namin, ano, sagot po sa amin ng Onitsuka Tiger Store, ano, ang design, depende po kasi yan sa yung proportion ng number of shoelace hole mo ay dapat naka-proportion sa laki ng sapatos mo, ano. Kung mas malaki yung size ng sapatos mo, ay malamang mas madami din yung shoelace hole mo ay dapat marami din. So dito, ano, sa case na to, ano, size 12 ay 7 lang. So, ang sagot po sa amin ng OT store, ano, nagme-maintain kasi ang Onitsuka Tiger shoes ang ng gap, yung ang shoelace gap, ano, shoelace hole gap, ano, dapat kasi nami-maintain yung distance siya, yung gap niya, ano, bawat, ano, kung imagine mo, ano, kung gagawin mo lang siyang 6, edi malalaki na yung gap niya. So, hindi na siya proportion. So, pangit na siyang tingnan. Hindi na siya proportion dito sa big size na Onitsuka Tiger na sapatos, ano. Yung dami na kung 6 lang sa ganito kalaking sapatos sa size 12. So, mas pangit siya, mas malala yung gap niya, no. Same din sa 12. So sa size 12 na ito, ano, 7 din yung number of shoelace hole, no. So, ang ano nila, sa size din, ano, nagbabari siya sa size, ano, nagbabari siya sa shoelace number, shoelace hole na nagbabago. Dapat kasi ay may minimintin silang gap na distance gap nito, ano. Kaya, dapat kasi namimintin siya. So, it doesn't mean na kung pangit nga naman, ano, kung paanin lang, lalagyan mo siyang 6, tapos ay mas malalay yung gap, ano. Dapat ang tandaan lang natin, ano, ay kailangan nila mag-maintain na meron silang standard na gap para sa mga bawat size ng Onitsuka Tiger shoes, ano. Pagdating naman dito sa 12, ano, naging 6 na lang siya, ano, ay sa 5.5, ano, naging 6 na lang siya. Kasi kung i-maintain mo pa na 7, edi mas liliit na yung gap niya, ano, liliit na. So, nawala na sila sa standard, ano,
na yung standard size nila nanggap, eh wala na kung gagawin nila ito. Mas liliit siya. Kailangan nilang by design, ano, by proportion, eh dapat sa pinin ang ano nila ay naging 6 na lang siya base sa design, naging 6 na lang sa mga small size ano. So eh at least naka-maintain pa rin ang shoelace code ka, naka-maintain yung distance ng ano ba ang shoelace code ka pa na naka-maintain yung layo. So kung pito siya ano, mas magkakadikit-dikit na yun, hindi mas pangit na din ano. So hindi na siya matanggap. Same din dito sa woman ano, kasi ang pag-check kasi ng ang pag-check ko kasi ng ang ano ang given ano may anong pinagbabasihan na size ng yung Soka Tiger, doon po kami nagbabase ano. Pag unisex po yung bibili ninyo sapatos at yung convert nyo sa woman, talagang magkaiba po talaga yan. Ito naman po ay same na no, unisex at woman 5.5, 5.5, so same lang sila no, same lang yung size nila. So ito ano, hindi naman siya issue ano, or sakto din lang naman ano, kung mas palit ang sapatos mo, mas konti yung shoelace ko ano. Ito po, kailangan po kasi i-maintain ang distance or gap ng bawat shoelace ko. So ito po, ano. It doesn't mean na 6 lang po yung 6 lang po yung shoelace hole sa woman shoes ay fake na. Hindi po yun ano, mali po yun. Ang basihan po ay ka-ratio po ang sa laki ng size ng sapatos at saka sa number of shoelace sole. Ano, yun po yun ano, yun po yung mas malinaw ano, yun po yung sabi sa amin sa Mitsuka Tiger Store ano. So doesn't mean na kung men's na sapatos ano, or unisex ay pito na, hindi, mali po yun ano. Pito, gagawin mo siyang pitong hole, shoelace sole, liliit na yung gap. So nawala na sila sa design standard ng shoelace hole, no? Na shoelace gap ano, nawala na sila sa design standard nila ano. So kung gagawin nila ito, so ito sa design na ito, particular na design na ito, size na to ay 6 lang. So mas okay yung gap niya ano. Okay po. Sana po ano, nasagot namin ang tanong ng marami sa ating mga kaoti ano, ang sa issue about sa shoelace hole, sa dami ng shoelace hole sa bawat Inusuka Tiger. It doesn't mean na 6 lang yung shoelace hole mo, shoelace hole sa sapatos na sa unisex na men ay fake na. Hindi po yun ano, kailangan po talaga i-maintain ang gap ng bawat Inusuka Tiger shoelace hole ano, dapat po kasi i-maintain yung gap nila ano. So doesn't mean na 6 lang siya ay fake na. Doesn't mean na 6 lang 6 dapat sa women's ay fake na ano. Hindi po ganoon eh. So ang ano po ng Soka Tiger ano ay depende po yan sa size at dapat naka-proportion po ang number of shoelace holes sa size ng ating sapatos. Yun po. Sana po nasagot namin ano. Kung meron pa kayong tanong, kung meron pa kayong suggestion or mali po yung kay vendor ano, huwag niyo pong mag-comment lang po kayo at least para at least ma-correct po kami. Ulit po lang namin ano, ang kay vendor po ay hindi po expert sa mga ganitong sapatos, sa dami lang po ng sapatos na dumaan sa kay vendor ano, kahit pa paano ay nakikita na namin yung mga pagkakaiba, mga pagkakaiba sa mga bawat model ano. Especially sa mga ganito ano, may chance na ano natin na maipapaliwanag natin ano sa mga kaoti natin, sa mga especially sa mga bagong Onitsuka Tiger fan. Ayan po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Sana po nakatulong. Maraming pong salamat.